How will you know if you are a lover of money? Okay, paano mo nga malalaman kung ikaw ay umiibig sa salapi? Okay, number one, ano? Tama. Ikaw ay madamot. Kung tayo ay madamot, maibigin tayo sa salapi. Ano pa? Kung hindi tayo nagbabahagi o hindi natin binabahagian ang gawain ng ating Panginoon pagdating sa ating pananalapi, isa yan sa senyales na tayo ay maibigin sa salapi. At kung kaya mong ipagpalit ang gawain ng Panginoon o ang Panginoon dahil sa salapi, ikaw ay maibigin o tayo ay pwedeng maibigin sa salapi. Mandurugas. Ano ba? Mandurugas sa negosyo. Mapanlamang sa kapwa. Ano? Pagdating sa pera, mapanlamang sa kapwa. Ano? Palatandaan niya na maibigin sa salapi. Yung iba, papatay siya. No? Dahil sa pera. Kaya niyang pumatay dahil sa pera. Yun eh, pag-ibig sa salapi. Ngayon, kung ikaw ay hindi pala ibig sa salapi, pwede kang hindi makontento. Kasi sabi rito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at makontento. Pero kung alam mo sa sarili mo na hindi mo mahal ang pera, at kung gusto mong dumami ang pera dahil hindi ka kontento sa iyong pera, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka madami, hindi ka mandurugas, at ikaw ay mapagbigay sa gawain ng ating Panginoon, nag-iikapo ka, tumutulong ka sa mga pinansyal na pangangailangan, hindi ka madamot, hindi ka mapanlamang sa kapwa pagdating sa pera, at ang iyong nais ay kaya gusto mong dumami, tama ang iyong motibo na gusto mong dumami ang pera mo para sa gawain ng ating Panginoon, karapat dapat ka. No? Ibig sabihin yan, pwede kang hindi makontento. Kasi hindi mo namamahal ang pera. Pero kung ikaw, alam mo sa sarili mo na mahal mo ang pera, huwag ka na magpakayaman. Kasi pwede kang mahulog sa kasalanan dahil sa iyong pag-ibig sa sarili. Pwede mo itong ikapahamak. Pero alam mo sa sarili mo na mahal mo ang Diyos kaysa sa pera. At ang pera ay pwede mong gamitin upang ipaglingkod sa Diyos. Pwede kang hindi makontento kung anong meron ng pera. Amen? Kaya nga sa may kasabihan tayo, money is a bad master, but a good servant. Pag ginawa mong boss ang pera, delikado yan. Pero kung ang pera ay ginawa mong alipin, ibig sabihin, kailangan mo ng pera, bumili ng ganyan, pamigay sa ganyan, itulong sa ganyan, nagagamit mo para sa ikalalahati ng ating Panginoon. Amen? So, pero kung alam mo sa sarili mo na mas mahal mo ang pera kaysa sa gawain ng Diyos. Amen? Madamot. No? Mahumaling ka sa salapi, hindi natin maisa ng ating Panginoon. Alam niya yun. Amen? Okay. Ngayon, kung ikaw ay nagmamahal sa ating Panginoon, nangigit sa salapi, huwag kang makontento. Kasi pwede pa tayong tulungan ng Panginoon dumaming pera natin para sa ikalalahati ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi rito, Filipos chapter 4 verse 10. Bibasahin ko lang sa Tagalog. Natapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kaulilihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan
Nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi na sinabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutunan, marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpasagana. Marunong akong sa lahat ng bagay. Ay natutunan ko ng lihim maging kabusugan, maging kagutuman, at maging sa kasaganahan. Maging sa kasalatan, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang sulat ni Pablo sa Filipos chapter 4, siguro medyo familiar kayo dito. Sabi rito lalo na verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Actually, tungkol ito sa financial na kalalagayan ni Apostle Paul. Sa mga tulong na pinagkakaloob sa kanya. Dahil itong taga mga Pilipos, totoo naman talaga na sumusuporta sa kanya. Okay. So, kaya nga sabi rito, nagpapasalamat siya sa kahuli-ulihan ng inyong binuhay, ang inyong pagmamalasakit. Meron siyang malasakit ang mga taga Pilipos sa pangangailangan ni Apostle Pablo. Ngunit, kapos na lang nga lang sa mga pagkakataon para maabutan si Apostle Pablo. Pero makikita po natin dito, sabi ni Apostle Pablo, kung anong meron sikreto siya pagdating sa financial. Sabi niya rito, alam niya. Sabi rito, marunong akong magpakababa. Marunong akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay natutunan ko ang lihim ang maging sa kabusugan, maging kagutuman. So, alam ni Pablo kung paano mabusog. Alam ni Pablo kung papaano ang galawan kung siya ay may pera. Kung siya ay walang pera. Alam niya gagawin niya. Kung may pera siya. Kung may pera siya, alam niya gagawin niya. Kung wala siyang pera, alam niya gagawin niya. So, ibig sabihin dito, makikita natin ang pagiging flexible ni Apostle Pablo dahil hindi niya mahal ang pera. Okay, tinayat. Ikaw ba pag maraming pera, ano nasa isip? Sabi ni Pablo, sabi dito, gutom man o busog, alam niya kung ano gagawin niya. May pera o wala, alam niya kung ano gagawin niya. Maraming mga tao, pag may pera, at maraming pera, hindi alam kung ano gagawin. Ano ba bibili ko? Ano bang cellphone ang bibiling ko? Ano bang kotse ang bibiling ko? Okay? Ang dami. Ang dami nasa isip. Matataranta. Hindi alam po ano bibili. Hindi alam po ano gagawin. Ganun din kapag walang pera. Pag walang pera, matataranta rin. Wala na akong pera. Ano pa? Wala tayong pasay. Wala tayong pagganto. Wala tayong pambayad ng kuryente. Ano gagawin natin? No? Eh, maraming mga taga-London. No? London here. London here, London there, London here. So maraming taga London. At marami ring mga taga ano? Taga I, no? Ano yung taga I? TSPI. Gabay. No? Mumbai, no? So marami kasi ganoon. So ang point natin dito, makikita natin. Hindi ko sinasabing mas mamang utang. Pero makikita natin dito kung paano ang galawan ni Pablo. May pera o wala, alam niya kung ano gagawin. Ang mga taong mahirap, ang utak, pag may pera, ano nasa isip? Bibili, bibili, bibili. Ang taong mayaman, pag may pera, hindi bili ang nasa isip. Ang nasa isip kung paano pa ito. Para ramihan. Kasi Pablo sabi, I can do all things. May pera o wala, alam ko ang gagawin. Ngayon, tanong. Kapag ba dumami ang pera mo, alam mo kung ano yung gagawin. Abat, kapag konti ba ang pera mo, alam mo kung ano yung gagawin. Maraming mga tao, kahit Kristiyano, pag konti na pera, pag wala ng pera, nakakasala na. Iniiwan ng Panginoon, iniiwan ng pananampalataya, iniiwan na o kinakalimutan na kung ano ang kanyang integrity. Minsan, kinukompromise na ang salita ng Panginoon dahil sa pera. Okay? So, huwag po tayong ganun. Okay?
Next. Sa makatuwid, alam ni Pablo, anong gagawin niya? Sabi rito, siya ay masagana sa panahon na siya'y wala, alam niya. Okay. Sabi rito, rich men use most of their money to get richer. Poor men use most of their money to look richer. So, totoo naman yun eh. Yung mga mayayaman daw, ginagamit na kanilang pera para lalo na sila yumaman. Yung mga mahirap, bibili sila ng mga bagay para magmukhang mayaman. So, may pagkakaiba, no? Sabi nga nila, no? Ang Pilipino, pag nagkapera, niisip agad kung ano bibiling. Pero ang Inkik, pag may pera daw, niisip kung paano para ramihin. Ang Pilipino, pag may pera, niisip kung paano uubusin. No? So, magkakaiba. So, meron nga, di ba? Meron nga mga yumaman sa loto, ilang buwan lang, ubus na. O, di ba? Kaya hindi natin maisa ng Panginoon. Kung gusto natin yumaman, eh, ikaw ba, i-qualify na hindi ka lovers of money? Kung gusto mo na, dating umunlad talaga ang ating buhay, ang qualification number one, hindi ka lovers of money. Okay, narami dito, sabi rito, malakas ang dating, pero walang datong. Okay? Mukha lang doon niya, pero wala palang ibubuga. Okay? May natututunan? Sabi rito, Jesus is pro-riches. Ang tanong-tanong niyo, si Jesus Christ ba naman? Mahirap o mayaman? Pulubi ba? May pera ba? O wala si Jesus Christ? Mayaman ba talaga siya? Okay. Kung ang sagot mo siya ay mahirap, nagkakamali ka. Dahil si Jesus ay isang mayamang tao. Okay. Sabi rito, Matthew 22 or 25 verses 14 to 30. The meaning of talent, no? Ano ba yung talent? Kasi dito may, ano tayo, may sa talinghaga, no? Yung talinghaga ng talento. Yung talento talaga, sa totoo lang, ang talento hindi to spiritual gifts yung nasa Bible. Ito ay totoong salapi. Ito ay pera. Kaya nga sabi rito, the Hebrew term of talent was kiko, a flat round gold or silver, this or circular shaped loaf in the Greek language. The word comes from talanton, a large monetary measure equal to 6,000 drachma of denary, the Greek, Roman, and silver coin. So, yung tinasabi dito ng talent ni Jesus Christ sa Matthew 25:40, hindi ito spiritual gifts. Ito ay talagang pera, no? Hindi ito talentong spiritual, no? Kaya nga sabi doon, di ba? Yung pinakalooban ng lima, pinakalooban ng sampu, may pinakalooban ng isa. So, si Jesus Christ, sabi roon, hinahanap niya yung tubo, no? So, kung ikaw ay pinagkalooban ng ating Panginoon, ang point natin dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay naghahanap ng tubo. Kaya mas natuwa siya doon sa mga tao na itinirid yung kanyang denaryo. Pero yung nag-iisa lang, na binaon pa sa lupa, hindi pa nilagay sa bangko para man lang tumubo kahit kapuano, nagalit ang Panginoon. So, ganyan din sa atin. Sa pananalapi na tinatanggap natin sa ating Panginoon, mas gusto ng ating Panginoon na ito ay pinararami, no? Kapagkat ang ating Panginoon ay pro ano, pro rich siya, no? Pro riches siya. So siya ay negosyante, no? Kita natin siya na oh, binigyan kita ng ganito. So mas proud siya, no? Mas galak na galak ang ating Panginoon kapag tumutubo, no? Eh, may maraming ano eh, mananampalataya na mahirap nung ipinanganak, namatay din ang mahirap. So hindi yun ang plano ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan natin pa. Pinuri ng amo sa Lucas chapter 16. Pinuri ng amo ang madayang katiwala. So, ito eh, medyo familiar kayo dito. No? Sabi rito, ito ay tungkol sa ano, no, sa mautak na talinghaga, na ano, na servant, no? Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhan pinamalas nito sapagkat ang makasanlibutan ay mas tuso kaysa makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito.
at nagpatuloy si Jesus.